morning mga sir. Kapan na iba si release 605, dito na ang iba natin. Mag-setup pa lang tayo, dumating na sila. 722. Checkered na barako. Pencil. Ayan, maabon na umuulan. Ayan, oras 7:23. Ayan, biglang bumagsak yung ulan. Tapos maaraw. Hindi natin napapasok dahil biglang umulan. Ayan, oh. Dalawa yung ibon natin dito. Galing Gapan, Baysia. 6:05 release. 7:23 dumating. Pencil. Saka checkered hen. Ay, barako. Buti, lumating sila bago bumagsak yung ulan na to. Kaso, wala, apat pa yung antayin natin. May inabot ng ulan. Lang nakasilong yung iba, no? Sakaling malapit na sila dito sa area, sana nakasilong man lang sila. Maglabing na ang bagsak ng ulan. Tatanggal pa lang tayo ng mga tabing. Tapos pagtingin na sa taas, dumating na yung dalawa. Hindi pa natin na-set up yung mga camera, kaya madali tayo nung nakita natin sila. Kanila talaga nakasilong yung binating ibon. Kung sakaling malapit na sila dito. Yung sa pinag-release na, ano, maaraw na maaraw dito sa atin, makulimtim pa. Ito nga, bigla bumagsak yung ulan. Biglang lakas. Lang safe pa yung iba natin mga ibon. Saka tumigil din kagad to. Mga pala ano, wala tayong video nung pag-loading kagad eh. Kasi ano, walang hindi nag-loading, hindi naglagay ng crates dito sa loading area natin. Dahil siguro akala nung coordinator dito sa area natin, walang magsasakay kasi nga maulan pa. O, ang nangyari, pagdating natin dun sa loading area, sabi nung coordinator, isasabay na lang yung mga ibon natin dun na dadaling sa Malabon loading station. So yun, nakisuyo tayo, sinabay niya na lang, kaya wala tayong video nung pag-load natin kahapon. Ito naman, nakikita nyo naman, nandito na yung mga ibon. Dalawa panok sa ibon natin. Antay pa natin yung ibon. Ah, inabot ng ulan. Napakalakas na. Well, lang siguro malapit na sila, saka pabugusak ng ulan. Sana lang nakasilog sila. Update lang tayo ulit maya mga sir. So ayun sila, silong ng ulungan. Hindi pa natin napapasok kasi may harang pa doon sa may trapdoor. Biglang bumuhos yung ulan. Yun yung pencil sa bandang likod, yung checkered na barako. Yan na naman. Ayan, yung checkered na barako.
Alam mo yung checkered na yun, kasunod din nila yun. Yan lang, naabot ng ano siguro lang. Sana man lang nakadapo siya kung saan na ano, ligtas na lugar. Na-smash na naman. Ayan na siguro yung checkered na yun. Oh. Ayan, may dumating pa rito. Blue bar. Ano yung ano oras? Kasi may dumating na blue bar dito sa bubong natin. Tapos yun yung checkered na yun. Yung siguro yun. Ayan, mina ka na. Confirm nga, mukha sara na. Dito na yung blue bar white feather, so yung checkered na yun. Ano na, napapasok na sila sa loob ng loaf. So apat na, meron na tayong apat na ibon. Dalawa na lang yung wala. Yung blue bar, saka yung red check. Pagdating ng dalawa, yung blue bar na white feather, saka yung checkered na yun, basang-basa sila. Buti hindi ano, hindi bumagsak. Dahil sa ulan. Sana safe yung dalawa. Blue bar sa checkered na yun. Red check. Ulan pa rin. So pasahan na tayo. Ayan yung blue bar na white feather. Scrap door. Nakadapo doon sa taas eh. Hindi lang natin makonfirm kung atin yun o ano. Napadaan lang dahil nga umulan. Kung ay hindi, checkered eh. Hindi natin yun. Blue bar sa red check na lang inaantay natin eh. Kung kapit bahay natin, hindi na naman siya nag-training ano. Kabanatuan na yata sila. Release nila ng UPFPR. Bali matitigas na yung mga ibon yun kahit kaya yun kahit na matagal hindi mag-training yun. Haabon na lang yun. Yan, medyo tumitila niya walan. Tuloy-tuloy niya muna yung pagtila para makawi muna yung dalawang inaantay natin. Checkered. Tumapo lang muna, nagpapatila ng ulan. Sana ganyan din yung dalawang ibon natin. Yan na. Sumisilip na yung araw. Baka natin dalawa pa. Ah, tumitila na yung ulan. Dito na yung blue bar. Dito sa taas. Pasukan natin. So yung red check na lang wala. Yan, yung blue bar. Hirap papasukin niya kasi marami siyang iinuman dyan. Hinahirapan mo yung red check dahil ano, hindi nga natin siya nahagis na ano. San Manuel. Pero labitaw naman siyang San Fernando. Agapan ay ano, approximately 91 kilometers mula dito sa atin, sa area natin. Inom. Ayan, pencil.
natin. Ito yung lubar na white feather. Checkered na hen. Ito yung checkered na barako. Mara-check na lang, naantay natin. Yan. May liwanag niya ang kalangitan. Ito lang, safe sila nakauwi kahit na ano, umulan dito sa area natin. $7.51 ano dumating yung blue bar, siguro mga $7.48. Yan, ito na tayo. Kahit na inulan, buti nakawi sila. Ayan, right check. Pakain lang muna tayo mga sir, tapos pababa na tayo. Nag-training din pala yung tropa natin dito sa Abilan. Kabanatuan sila. Ayan, sabay-sabay na nagdadating yung mga iba nila. Ayan. Galing Kabanatuan. Maipon natin. Okay, check na lang nasa labas. Mahirap papasuhin talaga kasi may naiinuman sila dito dahil umulan nga. Yun nga mga sir, ano, re-up natin yung datingin ng ibon natin kanina galing Gapan Nueva Ecija. So, simulan natin, ano, recap kagabi. Kaya wala tayong video nung pag-load natin dahil pagdating namin sa loading station dito sa area namin, walang crates dun sa ano, loading station, walang crates. So, kinausap ko yung coordinator namin, ang sabi niya, hindi raw muna siya nagpalagay ng crates kasi nga baka daw konti lang ang mag-load dahil nag-uulan pa nga. So, ang advice niya, iwan ko na lang daw muna yung mga ibon dun, tapos siya na lang daw magdadala dun sa kalapit na loading station din dito sa area namin. So, kaya wala tayong video nung pagkarga kagabi. Tapos nga, yung kaninang umaga, nirelease yung ibon 6:05 mula Gapan, Nueva Ecija. So, correct
correction lang doon sa sinabi ko kanina, yung air distance ng Gapan mula dito sa amin ay kanina sinabi ko 91, pero ano pala, 81 ang air distance ng Gapan mula dito sa area namin, 81 kilometers. So 605 yung release. Umakyat tayo sa loft mga siguro mga 710. So habang nagsisinop tayo doon, tanggal ng mga trapal natin, yung mga pangharang natin sa kulungan, saka nagpainom tayo ng tubig, tapos si-setup na sana natin yung mga camera natin, biglang bumuhos naman yung ulan. Tamang-tama, pagsilong natin, pagtingin natin sa may bubungan, may dumating na dalawang ibon natin. So mga siguro 721, 722. Dumating yung pencil, una ko nakita yung pencil, nakadapo na sa bubong. Tapos paglingaw ko naman, biglang bumaba naman yung checkered na bara ko. So dumating sila mga 722 to 721. Tapos nga bumuhos na yung ulan, medyo malakas na. Tapos maya-maya dumating na halos magkasabay din dumating yung checkered na hen, saka yung hen na blue bar na white feather. Tapos maya-maya dumating yung blue bar na hen, tapos panghuli yung red check. So yun, maganda pa rin yung nilipad nila, no, despite na nag-uulan nga. Medyo inabuta sila ng ulan dito sa datingan. Buti na lang safe pa rin sila nakauwi. Nga pala, ikukot ko lang na siguro mapapansin nyo, wala tayong binibigyan ng mga supplements, ano, yung nililipad nila ngayon, ano na lang nila yun, kakayahan lang nila yun, ability, wala pang susog ng mga supplements yun. Kahit nasa lubong natin, plain water lang. Minsan nagbigay tayo ng plain water, saka inaluan natin ng dextrose powder. Yun lang sinalubong natin noong time na yun, kasi medyo inihingal sila. Saka yung iba, may parang halak. So yes, ayun yung pinainom natin noong time na yun. Saka pinapainom natin yung pinaka basic multivitamins na napakamura lang. 30 isang pakete na 100 pieces na. So yun pa lang ang supplements na ibinibigay natin sa kanila, no. So masabi natin na yung nililipad nila ngayon, talagang yung sadyang natural na abilidad pa lang nila yun. Wala pang susog ng mga supplements. So yun nga, good job sa nila kasi maganda yung inuwi nila ngayon. Sa pasensya na rin kung medyo magulo yung footage natin kanina, no, kasi nga sabi ko nga sa inyo magsisetup pa lang tayo, bigla naman umulan. Makikita nyo naman, hindi naman natin pwede ilabas yung camera kasi mababa sa cellphone to. Cellphone yung gamit natin, Ang susunod na bitaw yata, teka. Hayaan mo na natin yung susunod na bitaw. Sa ano pa naman yun, Sabado. So, ang gagawin muna natin ngayon, yung mga matagal lang nagre-request yung shoutout. So, mag-shoutout muna tayong mabilisan. Shoutout, pagbati kay Sir Alan Bercon, Pigeon Racing Vlogs. Sir, pinanunod ko rin kayo. Kay Pigeon TV and etc. Kay Sir MBT Loft TV, yan, pinanunod din kita, sir. Kay Garahe Page TV, tol, na shoutout na rin kita sa was. Sino pa ba? Kay Father and Son Loft Caloocan. DNC Loft, pinanonood ko rin kayo, sir.
ay Pigeon TV. Yun, pinanood din kita, tol. Kay ano, nagpalit na siya ng pangalan eh, pero yung una niyang pangalan ay ang Boss G ata yun. Ngayon, ang pangalan niya na ay si Gerald Mark Capistrano. Kalapatids natin from ano, Florida yata. Ay, na pa tayo, yung mga nagpapa-shoutout. Ito kay Rashid Carlo, laging nagko-comment to. Kay Boss Newbie Fan Share Kalapatids, yan, nagko-comment din lagi, sir. Kay Angelo De La Cruz, kay Jose Cortez Lota, kay Yel Newbie Pigeon Fan Share 30, kay Jake Abelia, Casey Daloso, kay Ritz Gaming, kay Katrina Gundran Vitek Loft, yan baba na, kay Jeremy Ancheta, Rustin Gobres, sige, tingin ka pa ako. Wasan ka! Ika na! Yun na lang muna siguro. Yun, kapag shoutout na rin tayo sa wakas. Medyo mahaba na yung video natin. Yan, salamat sa mga nanonood, nagko-comment sa mga bagong subscriber natin. Sana ano, abangan niyo yung race natin hanggang kung saan abutin yung mga ibon na nilalaro natin. So, muli, maraming salamat mga sir. Thank you.